last February 2021, yan, ay sinubukan ko rin na yung kalagayan ng coral areas ng barangay na to. At doon ko nakita na napakalaki ng potential niya dahil maraming buhay na corals, pero meron din ako nakita na ilang mga bagay na dapat isaayos. So doon nagsimula yung naging proposal ko sa barangay na to na meron tayong pwedeng gawin kung merong mga tao magpupuntahan. Isang grupo sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte ang aktibo ngayon sa pangangalaga ng mga bahura. Tinatawag silang Salvation Mangrove and Corals Protectors Association. Ayon kay Artemio Andaya na nagpaumpisa ng grupo, nagtatanim ang mga volunteers ng mga artificial coral upang palitan ang mga coral areas na nasira dahil sa illegal na pangingisda, gaya ng pagdidinamita at paglalason. Abala din ang grupo sa pag-aalis ng mga dapag o mas kilala sa tawag na crown of thorn starfish dahil unti-unti nitong pinapatay ang mga coral sa lugar. Yung inabutan natin dito, nakita tayo ng mga bagong grupo na corals. Pero nakita rin naman natin dito yung mga corals na may mga tandaan ng blast fishing na noong mga panahon na yun, pinutukan. May mga corals na iba ang kulay na tandaan ng kinamitan nito ng cyanide. Pinakita ko sa ating mga mangingista, sabi ko sa kanila, pwede tayong mag-introduce ng isang artificial. Isa ang Barangay Salvation sa nakaramdam ng naging epekto ng pagkasira ng mga corals. 90% ng naninirahan sa nasabing barangay ay sa pangingista lamang umaasa ng ikabubuhay. Upang matulungan ang komunidad, nagsasagawa ang grupo ng mga pagpupulong sa mga residente kung paano dapat pakaingatan ang mga corals. Noong una, parang imposible na mangyari na sa ganito kalapit makapagtanim tayo ng mga makapaglagay tayo ng artificial reef at makapagpabuhay tayo ng mga corals. Sa una, parang imposible na aabalahin natin yung mga mangingista. At lagi namin nga sinasabi sa ating mga kababayan, yung isang oras, dalawang oras o isang araw na nakakasama natin yung mga volunteers, napakalaki nga bagay talaga doon. At dahil sa kakapusan ng pondo, kanikanya muna silang diskarte ng maaaring magamit para sa kanilang advokasya. Simula sa wires, yung lahat ng mga corals na pira-piraso na, tinatabunan na ng mga sediments, mga galing sa pinagputukan, mga nasira ng alon, isa-isa namin yung kinuha, itinali namin sa mga wires, nilagyan namin nang mapuno na ito, isinalay na namin doon. Ang sa amin, subukan lang. Pero makaraan ang 8 buwan, makikita natin ang pagsubo ng mga corals na ngayon. Kung dati ilang branch lamang yung nilagay natin, mga ilang daliri lamang ngayon, talagang nag-flourish ang buhay doon sa ilalim. Ngayong unti-unti nang lumalaki ang mga corals na kanilang itinanim, nananawagan ngayon ng grupo na tulungan silang ilipat ang mga ito. Hiling din nila na sana'y tulungan sila ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan upang magkaroon ng mga gamit para sa pagbabantay ng mga coral areas. Dahil malago na yung corals, mabibigat na sila. Kung nung una itinatanim namin sila by one na itatali, kaya pa namin ng mano-mano. Pero ngayon, kinakailangan na talaga namin ng mga diving gears. Ano? Hindi na siya kaya ng manumanong pagsisid. Kung kaya nananawagan kami, baka sakaling mayroong mga organizations, pribado man o nasa gobyerno, nananawagan kami na baka mayroong mga grupo ng mga scuba divers. Pwede po kayong magtungo dito sa amin bilang mga volunteers. Pagtulong-tulungan po natin na mai-transplant na to. Umaasa ang mga volunteers dito sa Camarines Norte na makikita ng publiko ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga coral areas dahil naniniwala sila. Ito'y hindi lamang sa milyong Pilipinong umaasa sa sektor ng pangingisda, kundi sa mga susunod na henerasyon na aasa sa likas na yamang dagat. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.